Hello, good afternoon. So, ito no, si Google Docs Sheets and Slides. I'm still discussing this, but actually, naibigay ko na yung kanyang part of the final exam. Wait lang. Okay, so I will be discussing this because I need to demonstrate on how you're going to do with your later on. I mean, ibibigay ko man yung anyong guide on the activities. So i-discuss ko muna ito before I will be demonstrating the environment of the Google Docs Sheets and Slides. Okay. So, si Google Docs is a free web-based word processor offered by Google as part of its complete Office suite. So, meron po siyang Google Drive, meron din siyang Google Docs, slides, and also the sheets. Meron din po siyang Google Form. We will try to see if I can discuss the Google Form, no? So, meron siyang Drive, Docs, Sheets, and Slides. Pero si Drive po, this is a storage, so hindi na po natin tatakal yan. Itatakal lang po natin si Docs, Sheets, and Slides. Ito pong forms, mostly ginagamit po ito for surveys and especially yung mga, kung gusto mong gumawa ng mga quizzes, online quizzes, you can use the forms. Okay? Yan. We have here the Google Docs. So si Google Docs is a word processor. So it's like a Microsoft Office, Microsoft Word. Okay, so hindi ko na itatackle yung kanyang descriptions because it was already been, pinabasa ko na to sa inyo because it is part of your midterm exam. So pupunta po tayo sa ating, kung ano yung gagawin, sa environment talaga. Okay, if you're not going to, pwede din no, download mo yung Google Docs, type Google Docs ito sa inyong application, sa inyong cellphone. Okay? Pero, pwede din po tayo pumunta sa browser. Ito po yung browser. Ibig sabihin, internet browser. You're going to open the Google Chrome and then you just type docs.google.com. Okay, laki ko lang. Yan. Okay. Actually, may makikita mo na po kayo dito sa sides. Sa side na ito. Ibig sabihin, this will be my account na naka link sa Google Docs. If ever na nag-open po kayo tapos wala po kayo makita ng account dito, mag-a-ask po yan because if you're going to create a file sa Google Docs nyo, automatic po nag-link po ang pag-save sa inyong Google Drive. Your drive is your cloud, storage cloud that can found in Google. In here, itong ganito, tatlong line, this is your main menu. You can find here the different software allocating for the Google Docs. Nandiyan po si Docs, si Sheets, si Slides, and Forms. So actually, lahat po ay tinawag tong Docs because it's a documents. Pero if you're talking about specific, like yung gusto nyo sa Word, ito po, Docs. Pag gusto nyo yung parang may spreadsheets, ito po yung Sheets. Pag gusto nyo ng Slides, PowerPoint, ito din po yon. And pag yung forms, ito din po. Later on, just wait on until Wednesday, ibibigay ko yung inyong guide. Yung guide, the template on what you're going to do with your laboratory regarding sa Google Docs natin. Okay? So we will start with the Docs. So, just click the docs. So, lalabas po dito. Ito yung mga docs na ginawa ko. Pwede din, dumiretso po tayo sa blank. Pag mayroon po ako sinabi, go to a template gallery. So, just click the template gallery here. Okay? Ayan.
if you click the template gallery, it will give you kung gusto nyo ba ang resumes. So meron tayong resume Swiss, resume na serif, resume na coral, resume na spearmint, or the resume na modern writer. So pag may binigay pa ako, you just visit resume serif and then you edit it. So go to the resume na serif, then edit it. Pag sinabi kong Swiss, o pag wala pa akong sinabi, just create resume. So you can create any resume template na gusto niyo. For example, itong Swiss na lang. Resume Swiss. So just click the resume Swiss. Ayan. Then, just edit. Just type your name here. And then, what's your position? So, assuming mag-create na lang kayo ng imaginary position, like you're a manager of a certain hotels and so on. Ang ganyan. So, this resume is just parang your, we are applying for future positions na meron na tayong future rank. Parang ganyan. And then, so just edit the name, where you're locating, your address, your cell phone number, and so with your email address. Skills. Itong si Lorem Ipsum, ito ay mostly lumalabas. Ibig sabihin, example lang po yan. So what are your skills? So i-edit mo ito. Hindi mo i-edit si skills. Kasi lahat naman tayo ay may skills. So automatic, ito lang po i-edit natin. Assuming ang skills ko ay I'm a computer literate. Ganyan. Able to communicate in English or other language in English and Spanish, mga ganyan. So, kayo na bahala, no? And then, experience. Assuming, nagtrabaho ka sa Astoria Hotel. Assuming lang, ha? Kasi this is sample lang yan. So, mag-assume lang tayo na nagtatrabaho na tayo and then applying for other jobs. So, I'm a manager, assistant manager. Dito, ilagay mo anong date. Like, kasi from, ang experience kasi from recent to the oldest, no? So, ang oldest mo, nasa baba, ito po ang recent. Example, October 11, 2019 to present. Ayan. Location, Zamboanga City. And then, sabihin mo lang dito kung anong about. Kung wala kang magsabi, you can just delete it. Delete lang. Mawawala na yun. And then next, saan ka? Before sa Astoria Hotel, saan ka nag-work? Ayan. Then, wala ka masabi, just delete it. And so, with also your education. So, dito, wala talagang edit, no? So, you start with your, since this is 2, so, pwede po tayong magdagdag. So, ilalagay na lang natin ng dagdag dito. Yan. So, backspace. I guess may mga knowledge na po tayo, no? Since you're already in your 4th year. I guess you know how to type the basic typing in this one. Okay, if ever. Kasi this, kaya nga sinabi ko, no, you can do the Google Classroom, I mean the Google Docs instead of Microsoft Word because I expect na baka lahat, mostly, hindi naman lahat, no, baka mostly naman ay walang laptop or computer at home. So therefore, this one, it can be used using your cell phone or tablets. Unlike yung Microsoft Office kasi, wala siyang online. Kailangan talaga yun i-install sa laptop or desktop computers. So, kaya nga, I prefer to introduce you on the docs.google.com. Okay, so education. So, you start with the elementary here. Ito yung high school. And this one is the college. So sabihin niyo yung college, no? Zamboanga Peninsula State College, Zamboanga Peninsula Polytechnic State University. And then ilagay mo dito anong year ka nag-graduate.
year nag-start hanggang sa nag-graduate, then location, sa mga city. So, itong dito sa baba, this will be your course. I guess this is hindi na itong course. So, pwede nyo parang i-delete yan kasi nandito naman ang degree. So, dito ilalagay mo ang degree mo, like BSHM. Okay, spell it out, the BSHM. While the high school, wala namang degree, so you can just delete it. Okay? And so, with the elementary, wala namang degree yan. And then, delete-delete mo lang to. Ayan. Ayan. And awards, so, kayo na po bahala kung anong awards. Like, baka, best employee of the year 2020. Mga ganyan. So, pwede yung awards. So, kayo na po bahala sa awards na gusto nyong makatanggap. Okay, this is how you edit it. Ngayon, pupunta muna tayo sa blank document. Actually, in the Google Docs, Sheets and Slides, there's no need for you to save it. Katulad nung ginagawa natin sa Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, you need to click the file, then save. Dito, wala po yan. Automatic po, pag nag-type po kayo, automatic po siya nag-save. For example, kayo tingnan yan, no? Oh, may lumalabas pong saving. And then it will automatically save to drive, some drive, to my Google Drive connected sa account na ito, which is Lobelia Calago. Itong aking link sa aking documents here. So, ibig sabihin, nakikita ko po itong documents sa aking Google Drive. Later on, pag mag-open po kayo ngayon, automatic po mag-a-ask po yan ng si Google na mag- login po kayo ng inyong account. Kasi automatic po siya nagsisave ng inyong file. There's no need for you to control S to save it. Hindi naman po ito Microsoft Word. Okay, next. This one, bakit ako nag-create ng bagong blank document? It's because I want to explore here. This is your file. Your file can be seen. Pwede nyo pong make a copy or download. Kung gusto nyo i-download sa .docs, so pwede din po siya i-download. At ito po yung mga different extensions na pwede natin gawin. Pwede pong i-PDF po yung ating files. Yan. And then, pag magsulat tayo dito, yan, name. And gusto natin sabihin, this is a draft. I mean, activity number one. So, type mo dito. Dito po yung inyong, dito sa taas is your file name. You just type it, Calago activity one. Kasi meron akong document, isa lang. So, type mo yung Calago activity one. Pero pag wala, baka gagawa ako ng template. So, just wait nyo until Wednesday. Ano ba talaga? I will just give you the template or there will be a new blank document that you need to share it to me. For example, pag sinabi ko ganito, so ito yung gagawin nyo. File name. Don't worry, I will just give you the guidelines or guide for you on how you're going to do with the video activity. Okay. So this will be my file name. Meron po tayong mga different font style. Ito po yung mga different font style. Ayan. You have lobster. So, ibig sabihin, ito pwede ko i-change yan into lobster. So, ganyan ang tura niyo, no? Oswald. So, may mga different font style po dyan. And then, if you want it to be big size, ito yon. Small. And this is the bold, the italize, and the underline. If you want to make it in color, just click the A, underline, may color po dito. If you want to make it red, red. Okay, sir. Tapos, meron po tayong link dito kung lalagay natin ng link. So, pag wala, just control Z. Control Z po yung ating redo. Pero pwede to ito. Ito yung undo and redo. Ang redo po, ibig sabihin yung ating balikan po natin yung ating dinilit. Like ganyan.
Yung undo po, ayaw natin yan. So, ibalik mo yung previous. So, yan. And this one is the alignment. You want to left align, center, right align, or the justify. And this one is spacing. Gusto mo ng 1.5, double ba, or ano. So, yun po ang mga different features that you can insert. You can use. We have also the insert. You can insert image. It's either to your computer or cell phone or to the search the web, or you can directly go to the drive. So, hindi na pa tayo sa drive. Pwede po tayo sa upload from computer or your cell phone. Okay. Ano pa ba? Yan. For example, ito yung ginawa ko sa, pinapagawa ko sa inyo. You can also share it. So, ano to si share? Binang share, ibibigay mo kung kaninong gusto mong i-share. For example, gusto mo lang ibigay yung link, change nyo muna ito dito. Kasi minsan, pag diretso po tayo sa copy link and then i-paste sa messenger, hindi ko po, mabibiyo ko lang po yon. Pero pag gusto mo gawin yung senior mong link ay, kasi viewer lang siya naka-automatically. Gusto mo siya maging editor, sabi ng editor, pwede kong edit yung ginawa nyo. So, editor yon. So, just click here, the viewer, meron siyang editor, update, then doon pa po kayo magka-copy link. Okay? So, I guess it's done. So, ganun lang pa yun, no? Copy nyo link and then ibigay sa akin. Okay, so I will be go, for example, if you want to go back, just click this one, the Docs Home. So, automatic po, meron akong Calago Activity 1. It's because I created that one. Bago lang. Yun. Ngayon, we'll be going to the sheets. So, sheets naman is a spreadsheet program included as part of the free web-based Google Docs editors. So, ito yung mostly ay gumagawa siya ng yun na yung nakikita niya dito. Wait, ha? Nakita ko yung importante. Yan. You can add, subtract, multiply, divide, and even exponent in the Google Sheets. Ayan, no? So, meron akong sa Word, medyo mga tatlo or apat yung inyong gagawin doon. Yung sa Sheets naman, isa lang. Kasi itong sheets, mas mahirap siya. Unlike sa Word, sa Docs, typing na kayo at editing. While dito sa sheets, kailangan nyo pong mag-create ng mga formula. Like this one, no? Meron tayong nakikita dito. For example, ayan. Punta tayo sa sheets. I'm going to sheets. Yan, i-click ko to, the blank. Okay, so iba yung features ni Sheets. Oh. Pero parehas lang silang may file, insert word. But this one, meron siyang dollar sign, meron siyang percentage, meron siyang 0.0, dagdag ng 0, and formats. Ayan. Pero parehas silang may font style and font size. May bold, italized, and so on. Okay. For example, your computing, kasi hanap ako ng ano yung gusto mong i-compute for your formula. For example lang, no, meron akong, okay, I will try to look for a formula here. Wait lang. Hanapin ko muna. May binigay kasi sa ako last time. Para may idea kayo on how to do yan. For this start, I guess magbibigay ako ng ito, no? And then you just copy it. I guess ibibigay ko na lang atang template regarding dito and the formula. Saan ang formula nito? Okay, copy ko muna. Ayan.
Tapos same pa rin, no? Dito yung chini-change yung name, file name nyo. And then yung i-share. Pero baka din na kayo nang mag-share kasi gagawa na lang ako ng template nito. And then you just edit the formula. Okay, may formula kasi to. Wait lang. Hanap tayo ng formula. Okay, wait lang ha. Laboratory. Formula nito. Okay, so for example ito, no, ibibigay ko lang yan. Okay, so we will go with the formula. So ito yon, the formula is this one. Pag sinabi, pera is 1,000 pesos each. So ibig sabihin, nilalagay natin ng 1,000 pesos each, yung pera. Wait, wala siyang pera. Hanapin natin yung ano yung pwede. Life and retirement, meron ba? O yan. So, assuming, no, kasi ito na lang ibibigay ko kasi nawala yung aking formula for that one. So, ito yung magiging template ninyo. So, pag sinabing pera is 1,000 each, ibig sabihin, lahat po ay lalagay natin ng 1,000. I will try to see if pwede ito i-copy. Copy ko muna. Kasi para yung talaga, yung ano yung gagawin ninyo, yun talaga ang magiging, I mean, yun i-demo ko. Kaya ba yun? Okay. Kaya pala sa Word. Ayan. So, ito na yung ibibigay ko sa inyong activity. Okay. Copy ko muna yung formula. Okay. This is the formula, no? So, sinabi, pera is 1,000 each. So, ilalagay mo under kay pera, 1,000 pesos each. Pag sinabing each, ibig sabihin lahat sila ay 1,000 pesos. Ayan. Pero pag ayaw mo na mag-type kasi marami talaga, edi pwede naman i-click mo yung tinype mong 1,000 and then itong parang dark square blue sa baba. Pag naging cross po ang ating mouse or cursor, pwede pong i-drag yan. I-drag mo lang, automatic, magiging 1,000 pesos yan dyan sa ibang employee's name. Yan yun. Ganun po yung simple dito sa Google Sheets. Google Sheets, mostly ginagamit po ito, activity template. Kasi para yan na lang bibigay ko sa inyo. So, mostly sa Google Sheets, maganda po yung kanya. This is very good when you're doing computing something like grades for the teachers, for the accountings and entrepreneurs or business woman, men, maganda din po to compute their investments or incomes like that. For example, no, itong total, ibig sabihin lahat po ay kukunin yung total. So how will you get the total of each one of these all? Hindi po kailangan
gamitin ng calculator then i-compute. No. You're using a Google Sheets. This is also a calculator na. So ang gagawin niyo, hanapin niyo lang po si summation. Try natin i-click ito kasi pag sa Excel, alam ko saan yung summation, but this time it is Google Sheets, medyo bago yung environment. Pero parehas lang din yung kanilang function. So ang summation, so just go here sa more, click si more. May makita po kayong parang E, that is a summation. Pero dito, it's a function daw. So you just, kasi function siya, kasi nandun po yung lahat ng kanyang operation na kailangan gamin. Pero, ang hinahanap lang po natin is the sum. So click the sum. And then, lumabas na po si sum. Ano po ilalagay natin dito sa loob? Ang loob po, i-click nyo lang po ito. Yan. Hanggang sa baba. Hanggang dito. Then, enter. Ayan. Paano yun uli? Wait lang ha, sandali lang. Okay, so yung ganun, no? In getting the sum, click ko muna. I-click nyo ito. And then go to the dito. Ito dito, yung parang tatlong dots. Then click the summation. Go to sum. So si sum, bakante po yung sa loob, di ba? So, punta tayo sa pinakataas. Yan. And then drag. Ibig sabihin, i-click lahat hanggang sa baba. Yan. And then, release it and enter. Lalabas na po yung total. Pwede din naman isa-isahin nyo like equals ito plus ito plus ito. Kung gusto mo isa-isa. Much better kasi i-click mo yung sum na lang. Kasi pag isa-isa, i-click mo plus, i-click, plus, i-click, plus, i-click, plus, i-click. Parehas naman din. Plus, i-click, plus, i-click, plus, i-click, plus, i-click, plus, i-click. Meron akong naligtaan. Meron pa ba? O, yan na. Enter. So, meron akong formula na, I mean, isa na hindi ko na-click. Dapat 62,000. So, the same lang po yan lalabas na 62,000. Pag individual po, i-click. Okay, same lang din dito, no? You still also need to get the sum of this 1,000. So just go sum and then click, then drag and enter. So ganyan lang. So ngayon, si salary loan. Meron tayong salary loan. So ibig sabihin,
Pag nabigay po ako ng back blanco dito, ibig sabihin kailangan nyo po lahat, pag isubmit nyo, ay lahat ito ay mayroon na pong data. May laman. Okay? So, paano yung laman? So, for example, salary loan. Saan si salary loan? Ito po si salary loan. So, salary loan is life. Actually, hindi ito. No? Parang kulang. Wait lang, ha? Kulang yung files. Yun na. Salary loan. Nawala ko si bookkeeper. Wait. Ah, okay. So, ito, dito yan sa kabila. Wait lang, ha. Ito, walang salary loan. Wait, ito na lang. Wait lang ah, para mas klaro. Edit. Okay, for the meantime, no? Kasi hindi kasi klaro eh. And I can't edit it. Okay. Yan. So, si salary loan, ang sinabi, si bookkeeper ay 667. So, you need to look for bookkeeper. So, si bookkeeper ito. So, just move the bookkeeper. Lalagay mo sa salary loan is 667. Ayan. Kailangan may 0.00. So, lalagay natin 667.00. Pag hindi siya lumabas, ito na yung purpose natin. This is to decrease decimal and this is to increase. So, ibig sabihin, mag-a-add tayo. So, increase po yung kailangan natin i-click. Increase, increase. Kasi dalawang 0-0 ang kailangan. Ayan. Next, si cashier po ay 100. Saan si cashier? So, this is cashier. Lagay mo natin ng 100.00. So, wala. Ilalagay natin ng dalawa. Next is si driver. Driver, 230. So, yan. Pag wala, lagay. So, ganyan lang po, no? So, fill up nyo lang po lahat. So, ibig sabihin, si bookkeeper, si cashier, si driver, si programmer and accountant, may mga loan sila, salary loan. So, kailangan isulat mo yung amount ng salary loan nila dito sa salary loan row. Okay, ang next. Ito po yung formula. So, sa formula, sinabi, life and retirement is equals to basic times 8.5%. So, lalagay natin sa life and retirement. Mostly, ano, magsa-start po ang formula sa equal sign. So, ibig sabihin, si life and retirement, ito yung formula. So, i-copy lang natin. Equals basic. Ako hindi yan i-copy, no? Sulat ko lang to dito muna para may alam tayo kung ano yung formula. Tinan nyo, ayaw nyo ng name. Kasi, it's because it's an error. Okay? Ito yung formula.
Ang sabi sa life and retirement, equal sign, basic salary times 8.5%. So, si basic salary, hindi po ibig sabihin basic salary, a basic salary na word ang ilagay natin dyan. It is the amount of the basic salary. So, sino yung sinusulat natin dito? Sa column ni Pawiga Andrew, which is the secretary. So, ang type natin is 4,100 pesos. Bakit, ma'am? This is the basic salary of the secretary. 4,100. Pwede naman 4,100 ilalagay natin dyan. May answer naman yan. Pero, hindi mo siya makopy. Example, dito gagawa ka na naman equals 2,800 times 8.5%. So, tingnan nyo. Okay lang din yan. Oh, sorry. Nag-error ako. Error pa rin. Bakit error? Formula parse error. Ah, baka sa 1,000. Ayan. Ayan yan ang may kama. Okay. Okay lang din ito, no? Pwede mo equals, isulat mo yung 4,500, which is the basic salary, times 8.5. So, assuming ha, 15 employee ito. How about kung naging 20, 30, 40 employees? So, mahirap. Pwede, para hindi mo na isulat-sulat, i-copy mo na lang, i-drag and paste. You can use the 4,100, i-change mo yan into by clicking this cell. Ito ay isang cell. So, click natin si cell na ito. Yan. I-change natin sa 4,100. Tanggalin na yung si 4,100. Then, enter. Ayan. Observe nyo, no? 238 po nandito. So, i-click mo yan. Then, i-drag mo. Same yung ginawa ko kanina. Pag naging cross, i-drag mo na. Drag natin. Observe, dapat 238 pesos ang nasa second. Tingnan natin, oh, tingnan nyo, kinapi ko 238 pa rin. It's because it is automatically kung ano yung clinic natin dito sa D5, dito sa 238, yun din nag-click niya sa D6 dito. Tingnan nyo, D6. This is what we call the cell referencing. Nire-reference niya kung anong cell ang gusto mong i-multiply kay 8.5%. Ang kailangan natin is the basic salary of this one. So, this is D6. Dito yung galing. D, then 6. So, D6. Ganyan pa yung sa Microsoft Excel. I mean, rather, same pa rin kay Microsoft Excel, no? The Google's Sheets. Yan. So, ganyan ang gagawin natin, no? Tapos sabi niyo, ma'am, nawala yung line dito kasi yung iba may line, ito wala. Pwede lang din, highlight natin, then go to here. This is the border. Just look for this one, then click. May line na po siya, kagad. Kung gusto niyo pa ng decorations, pwede din. Click mo yan, gusto ko na may color yan siya. Pwede din, oh. Gusto ko na may color yan. Gusto ko nang may color. Maganda yung may color. Yan. Pwede bahala. Basta ang bibigay ko, template lang. Pwede namang mag-color nyo yan. Oh, yan. Actually, kinolor ko is the name. So, ito pala yun. Yan. Click ko. Yan. Yan. Pwede na may color ninyo if you like. Okay. Ang template lang ang bibigay ko. Ngayon, si Medicare. Ano si Medicare? Ang formula ni Medicare is this one. Medicare is equals to if salary is less than 9,000, dapat si 56.25 ang labas, otherwise is 62.50. Paano yung gagawin? So just, ito yung start nyo isulat, itong formula, equals if basic salary less than 9,000. So for example, type ko lang muna, no? So, ito si basic salary. Yan po si 4,100. So, hindi ko na itatype yung 4,100. I-click ko lang si basic salary. Tanggalin ko na to. Yang salary. Kasi si salary niya is, for this secretary is the 4,100.
I-click mo yan, then ito, less than 9,000 comma, 56.25 comma, 62.50 comma, then enter. Basta ang formula, take note natin, ang formula will always start with an equal sign. So then enter. So nandiyan na po. And then mostly, nagalabas na po si autofill. So example, sinabi niya, suggested autofill. Control enter to autofill. So click mo na lang. Kasi, ibig sabihin, lahat ng row na ito ay pare-parehas yung kanilang formula. So, andyan na po. Then, create the border na may line. Ayan. So, doon na tayo sa next, total deduction. So, ganun lang po, no? So, tinuro ko yung basic. So, I guess you know how to do the basic operations. Basta, formula will always start with an equal sign. So, later on, ilalaki ko lang ito para alam nyo kung ano yung formula. So, always start with an equal sign. So, ibig sabihin, si total deductions, which is this one, is equivalent to life and retirement. I-click si life and retirement plus si Medicare plus the salary load. So, ibig sabihin, yan po yung kanyang deductions. So, ganun po. This will be your activity for that Google Sheets. Ayan. Dito po yan ilalagay. So, kailangan, pag isubmit nyo sa akin, kompleto po lahat. Okay? Mayroon tapong answers lahat. Okay. So, I guess it's clear, no? May question ba? Before I go with the Google slides. May question? I guess it's not clear tayo, ha? So, it's clear. So, I'm going to go back. So, hindi pa na safe way. Okay. Now, we go to the slides. So, ano si slides? Si slides naman, yan. Google Slides is a presentation program included as part of the free web-based Google Docs editor suite offered by Google. So, it is it's like a PowerPoint presentations. So, pupunta tayo kay Google Slides na. Okay. Okay, for Google Slides, ayan, no? You can create the Google Slides. So, hanap tayo. Dito na sa blank. Okay, blank na lang. Okay, so it's a PowerPoint slide. So, for your activity for the Google Slides, gagawa lang po kayo about your family background. So, start with yourself and then introduce your family. Okay, so lalagay mo dyan. For example, my family, or gusto mo, Kalago family. Parang ganyan, apelido mo. Kayo na po bahala. And then, ano po nandito? Pare-parehas na po sa Word and Excel. You can also use the background. So, I would like to change the background. So, gusto ko ng kulay red. Ayan. So, kung gusto mo ng team, pwede din. Tingnan natin kung may team ba. Wala. So, walang team. So, change na ako ng color. Blue. Ayan. Meron din pala tong teams. Nandito pala ang teams. Okay? So, if you so, for example, go to background, then add to team. Hanap tayo ng team. Where's the team? Insert team. Ah, hindi to. Okay. Bago kasi sa akin to, bago din sa akin yung slides. Okay, this is the theme. You can go and look for the theme. So, ito yung mga theme. So, gusto ko ito. Yan. Yan ang gusto ko. Yan. Okay. Sabihin ko. So, itong nakikita nyo, yan po yung title. Pwede. Click to add title. So, i-click nyo lang. Kalago Family. If you want to put pictures, okay lang din. So, gusto niya, pwede naman ayaw mo na ng subtitle. So, i-click mo lang ito.
then delete. Alam mo na yan. And then you want to change it to other, try natin si trebuchet. Then, pwede naman, gusto mo ng ibang color, like the green. And then, make it big. Ayun na po bala. Yan. Okay. So, this is one slide. Pag gusto mo ng maraming slides na, you just add. So, go to insert. I guess wala to sa insert. Wait ha. Dapat meron siyang insert slide. Ah, ito na. New slide pala. New slide. Kasi sa Google PowerPoint, sa insert po yung kanyang new slide. But this time, dito sa sheets, meron siyang slide. So, click slide, then new slide. Lalabas po yung pangalawa. And then, if you want to add another new slide again, lalabas po yung pangatlo. And then, dito sa second, gusto ko ilagay, sample, yung name mo, no? So, lalagay ko. I'm introducing about myself. Okay, Lobelia Calago. I am, lagay mo ng 39 years old, born, blah, 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 born at Zamboanga City. So, kayo na bahala dyan. Have a sister, mga ganyan-ganyan. And then, you can write pictures here. Gusto mo lagay ng picture mo, mag-insert lang tayo. Insert image, upload from computer. So, hanap ako ng picture ko. Lalagay ko yung picture ko. So, assuming lang ha. Hanap tayo ng picture. Okay, yan. So, iniit. Medyo malaki. Ayun na bahala. Paano yung gustong gawin dyan? Okay. Ngayon, pag i-play niya yan, yung ginagawa ko mga PowerPoint, dito na yan. How it will play. Wait lang ha. Bago din ako dito. Pero parehas lang kasi talaga yan sa PowerPoint. So, yung mga power, mga slides na sinishare ko sa inyo is in PowerPoint. So, that's why medyo bago ako kay Google Slides. Ayan. Meron siyang change background, apply layout. Meron siyang transition. So, try natin si transition. Paano yan? So, nag-fade siya, apply to all slides. Tignan natin, no? Paanong transition? Ayan. Kung gusto mo ng fade, or ayaw mo ng fade, i-change natin into other. Wait. O, wala. Stop. So, ayaw ko ng fade. Gusto ko ng cube. Ayan. Medyo medium lang. So, it depende kung gusto mo ng slow, medium, or fast. Medium lang tayo. Apply to all slides. Iba din yung animation, no? Yung animation, you just go to... Saan yung kinuha ko? Dito kay... Wait. Transition. Go to slide, then transition. Hanapin mo yung object animation. Ayan yung object animation. Wait. Play natin. Ayan. Bale, ganyan po yung aking pag-share. So, stop mo lang. Kung ayaw mo ng cube, pwede naman flip. Tapos, sa gitna ng mabilis, play natin. Ayan. Nag-flip siya. So, iba-iba yun, no? Stop mo lang and then pwede na yan. Ngayon, kay object animations, click nyo muna. Example, gusto ko ng yung Calago family, merong siyang animation. So, just click the name. And then, object animation yan siya. Object, ibig sabihin, lahat ng content natin ay mag-animate. So, click nyo muna yung content na gusto nyo i-animate. For example, Calago Family. Click ko, then go to add animation here. So, gusto ko fly out to the left. Ayan. Try, fly out to the left. Hindi ko gusto, pag i-click ko, doon pa siya nag-fly out. Gusto ko, kasama na siya sa transition. So, with previews. At play. Parang pangit naman, lumalabas siya. So, pangit, fly out. So, try na, fly in. Ayan. Gusto ko by paragraph. Or ayaw ko nang may paragraph.
click na lang. Yan. Yan natin. Ayan. So, mas ganda siya, no? Kesa naman yung kanina, lumabas. So, minus points yan. Dapat yung animation and the transitions na gagamitin natin is coinciding with the content. Pag lumabas, anong ibig sabihin nun? Wala namang purpose ng title natin ay lumabas yung title. Okay, gusto ko din, stop na natin, gusto ko din ito. Yung picture ko, mag-anime. Yan. Lagay ko, spin. Try daw spin. Yan. Hindi siya nag-spin. It's because nag-click dito, spin when I click. So, ayaw ko na mag-click yung spin. Gusto ko ang spin ko will be, wait ha, I don't like on-click. Gusto ko siya with the previews. Ayan. Ayan. So, depende na dito, no? Ito dito, gusto mo i-play pa din pa dito at saka ito. So, pag you're going to present, ito na siya. Start presentation. Hindi na natin. Ayan. Press escape. So, nag-move siya. So, I'm going to start with the Calagos. Present natin. Ayan. Ganyan lalabas yung ating. So, here is my nag-move. So, depende no, ito dito, gusto nyo pa ilalagay ng animation and so with this one. Okay, so that's it. So, yung muna ang inyong laboratory. So, you're going to do with your Word, Excel, you're going to do with your Google Docs, Sheets, and Slides. So, yon. So, any questions? So, regarding the template, just wait for the template to be uploaded in your Google Classroom until Wednesday. Wait nyo lang po until Wednesday. So, any more question? Ma'am? Yes? Ilang slide po ang needed yung sa ano, ma'am? Oh, or kami na po bahala? I mean, may ibibigay nina kong guidelines. For example, minimum of 5, maximum of 8. Baka gagawin ko ganyan, no? Yung ilang slides ang kailangan. Okay po. Okay, so... guess no more questions. Please open your camera for our documentations of our class today. Okay, paki-open yung camera natin. Okay, 1, 2, 3. Smile. Pa isa pa. Last one. Wait lang ah. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, class, thank you for your time. So, see you on next Wednesday for our new topic. But the deadline for our laboratory, so, ibibigay talaga ako ng, I guess, 2 weeks or 3 weeks for that to finish. Pero I guess 2 weeks, pwede na. Kasi kukunti lang yung Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Yung Excel, isa lang. Yung PowerPoint, isa lang ding files. Yung Word, baka 3 or 4. Activities. I mean, 3 or 4 pages. Kasi, dapat meron tayong resume, application letter. I don't know is ang isa or dalawa. Anong gagawin ko? Other activity. Okay? So, thank you. See you on next Monday for our class. And activity, just wait until Wednesday to be uploaded in your Google Classroom. Thank you. Stay safe and God bless. Bye-bye. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Bye po. Bye-bye.